bigayan, pag-asa, pagtutulungan. Goodwill towards one and all. Ang mga ito ang bumubuo ng tinatawag na diwa ng Pasko. Mga bata ang pinaka-enjoy kapag Pasko. Tatanggap sila ng mga regalo, pagkain, damit, laruan. Para kay Pia Grace Roberto o Langlang, mababaw lang ang kaligayahang yan. Ang hiling niya sa kanyang mga magulang, bagong damit at tsinelas. Naibigay naman ng kanyang mga magulang ang damit at tsinelas. Pero hindi na iyon napakinabangan ni Langlang. December 2020, July na ngayon. Halos kalahating taon na ang kasong ito, ah. Yes, kung na, kung yun, tagal na. Pero wala eh, wala pang matibay na ebidensya. Mabagal ang kilos ng mga polis. Kaya pumunta na dito sa atin, yung pamilya nila lang. Pero may aksyon na raw ang Carmona Police, di ba? Meron, pero kilaw naman. Hindi kontento yung pamilya. Marami silang question dun sa mga ginawang investigasyon. Kaya naman pala lumapit sa atin. Ay nako, talagang police. Talaga naman, oo. Oh. Police patola. Okay, Chen, puntahan mo na lang yung sila. Ha? Bukod doon sa may katagalan na pala ang kasong ito, bakit nga ba hindi napakinabangan nilang lang ang hiling niyang damit at tsinelas? Narito ang maiksi ngunit malupit na storya ng batang si Pia Grace. Langlang ang palayaw niya. Gaya ng sinabi ni Kuya Mon, papunta na tayo sa Silang Cavite sa mismong lugar ni Nalanglang. December 26, 2020, excited si Langlang. Sinamahan siya ng kanyang mga magulang sa Barangay Kaong nakatabi ng kanilang barangay na ang tawag naman ay bangkal. Nung araw po nung December 26 po, mga 2020, nagising po kami ng maaga, mga 7:30 po. Tapos ngayon, pinaliguan po namin yung anak namin kasi po pupunta kaming Kaong po. Yun po yung Kaong, yung supervisor po ng asawa ko doon nakatira sa Kaong. Tapos pupunta kami mamasko. Mabilis naman silang nakapamasko. Bandang 10 o'clock ng umaga, nakauwi na sila. Tuwang-tuwa silang lang at ang mga kapatid sa mga regalo at perang napamaskuhan. Humiling silang lang. Mabila niyo po ako ng tsinilas tsaka damit, sabi niya. Oo anak, sagot ni Presi. Umalis ang nanay para mamalengke at para bilhin ang hiling ng anak. Silang lang naman ay nagpaalam sa kanyang tatay na si Florentino Roberto na mamamasko sa kanyang ninang. Hindi kalayuan sa kanila ang bahay ng ninang. Nilalakad lamang iyon nilang lang, yun nga lang, may tatawi rin siyang masukal na daan. Ngunit sinalang lang ay sanay na sa masukal na kapaligiran ng compound na tirahan nila. Nasa tabi lamang ng kanilang hamak na bahay, ang pabrikang pinagtatrabahuan ng maraming manggagawa. Si Florentino na tatay niya ay trabahador sa pabrika, grain dryer operator. Mababa pa sa minimum wage ang sweldo, kaya totoong hirap sila. Sa 10 taon pong paninirahan ng pamilya Roberto dito, iniis po nila na araw-araw silang umaakyat sa hagdan na ito para makapunta doon sa kanilang bahay sa likod. Ito po ang hagdan na araw-araw po umaakyat ng pamilya Roberto maging ng kanyang mga minor edad na anak. At kapag bumababa naman po si Mr. Roberto, ay tumatalon po siya mula doon sa kader na yon sa mababong hiyo. Pero hindi nag-aalala ang mag-asawang Presi at Florentino. Matagal na silang nakatira doon.
13 years namin nakatira doon, ma'am. Tapos, lahat ng tao naman, kilala kami dyan. Kahit guard nga po, ma'am, kilala kami dyan. Nakabalik na mula sa palengke ang kanyang nanay. Lumipas ang mga oras, lagpas tanghalian na. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Hindi pa bumabalik silang lang. Kailan nyo hinanap yung bata? Hapon na po, ma'am. Pagdating ng mga alas 7, alas 6, sabi ko, wala na to, sabi ko ganun. Sa isip ko, wala na talaga to. Kasi gabi na eh. Nang hindi matagpuan ang bata, nagpa-blotter na sila sa barangay at humingi ng tulong sa pulis. Hinanap na nila silang lang. Pati ang mga container van sa garahe, binuksang isa-isa. Isang lead ang nakuha nila nang bumalik sila sa bahay ng pamilya. Kukunin sana namin ito si Florentino po. Biglang tumayo si Aquino Chavez Igiron, tapos sabi niya, ay, sinong inahanap niyo? Silang lang. No, nakita ko kasama ng matanda doon, sabi niya ganun, ma'am. Ngayon, yung pulis nagsabi sa kanya na, oh, nakita mo pala, bakit hindi mo pinauwi? Sabi niya ganun, tapos sagot ng ni Aquino, ayaw eh. Si Aquino Chavez Igiron ay pinsan ni Florentino. Ang kanyang bahay ay katabing-katabi lang ng bahay ni Nalanglang. Nakita ko kanina, kasama mo silang lang ah. Ginanon, tapos sumagot yung matanda. Sabi ng matanda, ma'am, na paano nakita mo? Hindi nga ako maghapon nakalabas ng bahay. Sabi ng matanda, tara dito, pupunta tayo sa kubo. Baka dito may tao. Ngayon, yung matanda na yon nagatid ka sa amin doon sa kubo. Nakita ng ate ko, ma'am, sabog-sabog doon sa loob ng bahay, yung mga kanin, kalat-kalat, tapos yung kumot, unan. Ganon. Nagluluto at nagtitinda raw ng pares-pares ang nakatira doon. May nakita pa raw sina Presi na mantsa ng dugo sa upuang kawayan. Hindi ito sinuri ng mga pulis. Nang gumabi na, gusto na sanang ipagpabukas ng mga pulis ang paghahanap. Uy, pabukas to. Wala, iwan ako eh. Bakit pauwi ka sa bahay mo? Makatulog ka ba? Doon, ma'am, kahit patay na makita namin para hindi na kami mag-isip ng ipakita na lang kahit patay na lang na. Tinignan na namin lahat ng lugar na ito, wala naman silang lang. Yung sa kubo na yun, may baba. Sa pag-ano na yun, hindi namin na babaan yun. Subukan ko nga, sabi ko. Parang hinila ako pababaan. Parang yun na yung feeling oh, na utak mo. Sigsag ng daan namin eh. Pre, kapag mayroong nakita ka na daan na danas, yung tawaging dinanan ng tao, sundan mo, sabi ko sa kanya. Tapos pagdating namin sa baba, pre, bumaba ka pre, sa baba ka pre, pataas ako. Tapos pagtalikod namin, ma'am, mga limang akbang, ma'am, nakita ko na yung paa nilang lang. Nakaganon sa tagilid, nakahiga. Nakaganon. Puro, hindi ko napansin, ma'am, may tali. Hinila ko lang bigla. Sabi ko, pre, silang lang. Sabi ko ganon, hinila ko silang lang, tapos binuhat ko, tapos binumba ko. Pagbumba ko, tapos sabi niya, gumanon, tumakbo ako pataas, sinakbo ko. Tapos takbo ako. Pagdating ko sa taas, pre, hindi ko na kaya, pre. Ikaw naman. Sabi ko kasi, parang matarik kasi. Hirap ako na mauna. Dito man nakita yung dito po, ma'am, pag ganun po, silang lang, ma'am. Magkita ko yung paa niya dito. Tapos hinila ko lang ganun. Oh my God. Parang hinulog. Tapos yung short, ma'am, dyan sa taas. Walang saplot pang ibaba nang ilapag ng kumpare ni Florentino sa semento ang katawan nilang lang. Apat na saksak ang tinamo ng bata. Traumatic injuries to the head and chest ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi ko po alam, ma'am, na may saksak yung ma'am. Basta niyakap ko, siyempre anak ko po yung ma'am. May amoy na, ma'am, pero ninisip ko pa rin yakapin ko anak ko yun. Tapos inuod na po. Inuod? Oo, may uod na. Binalot ni Presi ng pulang jacket ang anak. Doon na nila nakita na may mga saksak ito sa katawan. Sino gumawa sa anak ko? Sabi ko ganun, bakit ganun ginyari sa anak ko? Anong kasalanan ng anak ko? Wala na ako, mami. Wala na ako sa sarili. Ang matindi kuyamon, sa gitna ng pagluluksa ni Florentino, inimbitahan siya ng Carmona Police Station. Kinuha ako din, ma'am, mga alasing ko. Binabad ako doon sa mga aircon na yun, sabi ko. Tapos pinadaptis nila ako. Kina-drug test. Ano sabi ko, subukan yung drug test yung sa drug. Ah, drug test. Oo, drug test. Sabi ko, sige. Bakit? Adik ba ako? Tapos, pagdating pala ng mga madaling araw na stress, inista ka lang pala ako. Sabi ganun sa akin, masarap ba yung sasapin yung anak mo? Sir, di mo lang alam kung anong naranasan ko sa anak, sir. Sir, lahat-lahat ng gusto nun, sir, sa sumag ko.
lahat-lahat ng sa trabaho ko, nagtrabaho ko para sa kanila, para magpakain, para hindi magutom. Tapos gagunin ko anak ko, ano ko, adik. Sa presinto, pinaghubad sila dahil sa wika ng testigo, may tattoo ang nakita niyang kasama nilang lang. Pagdating doon, inubaran kami. Pag inubad kami tatlo, tapos yung ito naman, yung kumpare ko, yun ang nadali. Sa bandang huli, ang naakusahan ng murder ay ang may-ari ng kubo na si Michael Benitez. Ang 13 taong gulang na witness ang nagturo kay Aquino na huling nakita niyang kasama nilang lang. Pinaghirap ng trahedya ang mahirap na nilang buhay. Ngunit kasama pa rin nila ang alaala nilang lang. Masipag na bata sa pag-aaral, ma'am. Hindi siya padamot sa kapatid. Mapagmahal sa kapatid. Ito, ma'am, kasi ma'am, nasihan ako sa kanya pa. Sabi niya, pag laki ko pa, pupulis ako pa. Sabi niya, kapag lasing ka lagi, uliin kita. Sabi niya sa akin, hindi na wala sa isip ko kasi matarino silang lang. Sabi ko, doon na may pag-asa ako na sana yung tao na gumawa sa anak namin mauli na. Kahit matagalan, basta ang tao gumawa sa anak namin, yung siya talaga na wala ng ibang tao madamay. Wala pang isang buwan mula nang matagpuan ang bangkay nilang lang, ang pangunahing sospek ay pinalaya ng korte. Wala raw sapat na ebidensya laban sa kanya. Ano bang ginawa ng mga pulis dyan? Pinabilis po nila yung investigation. Kaya... at walang nangyayari? Walang nangyayari na dismiss yung kaso. Wala? Dismiss yung kaso? Opo. Saan na dismiss yung kaso? Wala pang ano sir, wala pang 1 month sir na dismiss na po. Kasi wala kaming, matibay ebidensya. Walang matibay na ebidensya. Opo. Itong mga polis kasi matamad yan. Yung local polis especially. Dapang polis yan. Salakar muna po, sir. Bilang tugon sa sumbong ng mga magulang nilang lang, dumulog kami sa National Bureau of Investigation. Nakulangan sila dun sa investigasyon nitong Carmona Cavite Police Station. 1 month na po, tapos sila pa yung nagpunta doon sa crime scene, doon lang nila nakuha yung salwal ng bata. Ako talagang tapat talaga yung di naman nila lahat ko, ano, pero ang pulis. Kasi nung una po pala, bossing, yung mga pulis, pinagdudahan din po yung tatay, inimbestigahan po siya na parang inakusahan din siya na siya yung isa sa gumawa o gumawa noon sa kanyang anak. Yung tatay mismo? Yes po. Bakit gano'n? Opo, sir. Sir, panganay ko po yun, sir. Panganay kong anak. Nagduda yung mga pulit. Siya daw ho kasi yung unang nakakita po ako po nakakita, sa sir, katawan. Talagang pulis, o. Ngayon, ganito lang. Pag NPI pumasok dyan, masusing investigasyon na gagawin. Opo, sir. Umasa kami, sir. Kayo na lang po talaga ang maasahan namin ngayon, sir. Tutulong sa amin, mag-asawa. Sige. Gagawin namin na lahat na namin makakaya. Yung aming programa, isa po mo kayo tulong. Opo. Para i-follow up yung kaso at pabigyan kayo ng justisya. So, opo, sir. Salamat sa po, sir, sa tulong, sir. Wala naman iba matutulong sa amin, sir, kundi kayo na lang. Huwag kayong mag-alala, hindi kami titigil hanggat hindi na nadadakip yung salari. Upang alamin ang panig ng Carmona PNP, kinausap namin ang investigator on case na si Police Staff Sergeant Joel Mendoza. Meron silang isang witness, tinuturo nila yung isang tao, pero hindi siya direct na nakitang siya bumatay. Opo. Bale, ang halaysay nitong witness nila, ma'am, ay substantial lang na nakita lang si lalaki na lumabas doon sa may talahiban na kung saan ay nakita itong bata na namatay. Circumstantial, hindi siya yung direct na nakita ko, siya sumaksak, siya pumukpok. Kumbaga wala pong eyewitness. Maraming haka-haka sila, ma'am, eh, dahil isa na rito yung tatay ng bata, nag-inom lang na nag-inom at tila baga wala siyang pakialam dun sa nawawala niyang alam. Pinaliwanag ko dun sa ina, ayaw naman niya tanggapin. Ang paliwanag ng tatay
Noong nagiinom siya kasama ang isang kaibigan, hindi pa nila alam na missing na pala ang kanyang anak. Tinanong namin si Sergeant Mendoza kung bumaba sila sa bangin para mag-imbestiga. Bumaba po. Maulan niya nilang parang magbabagong taong ba yun ang Pasko yun eh. Kung bumaba sila, pinagbuti ba nila ang imbestigasyon sa scene of the crime? Kung sakaling... Pinapasama po namin yan, ma'am. Nagpunta naman kami niyan, ma'am. May picture po kami niyan. Personal po talaga kami nagpunta diyan. Kung ganoon, bakit hindi nila nakita ang shorts nilang lang? Ang nakakita pa rito ay sina Florentino at Presi matapos ang isang buwan. Mama, i-confirm ko lang din po, investigador, ano? Positibo po ba na na-rape itong bata? Hindi, ma'am eh. Sa Yung sa amin lang po, yung kailangan namin, hiniling namin po, justisya po talaga. Sana po matulungan po kami dahil kami mahirap na din po kami mag-asawa. Sabi ko, doon na may pag-asa ako na sana yung tao na gumawa sa anak namin mahuli na kahit matagalan, basta ang tao gumawa sa anak namin, yung siya talaga na wala ng ibang tao madamay, ma'am. Sana po ay makamta nilang lang at ng kanyang pamilya ang hustisya at sana ay mahuli at lumutang na ang sospek sa krimeng ito. Para po sa isumbong mo kay Tulfo at sa ngalan po ni Ramon Tulfo, ako si Angel Chen Husay. Hanggang ngayon, maraming tanong ang naghahanap ng sagot. Ang hiling ni Langlang na damit at sidelas sa kanyang huling Pasko ay ipinabaon na lamang sa hukay kasama ng kanyang bangkay. Dito sa isumbong mo kay Tulfo, maaari kaming akusahan ng partisanship. So be it. Kami ay mananatiling partisan sa panig ng mga inaapi. Pero paano namin nalalaman na sila ay inapi? That is a good question. Nasabi na namin ito. Sasabihin ulit namin. Kinuha yung kanyang motor ng mga pulis. Hindi pa sinasauli. Sa maraming taon ng programang ito, nagkaroon na kami ng natural instinct ng quick reaction kapag kaharap namin ang biktima ng pang-aapi. Somehow, we could sense it, smell it, taste it. And this, we have to say, ang bawat sumbong sa amin ng mga inaapi ay isang malungkot na komentaryo ng ating panahon. Sabi ko, this must stop. Sa official residence man ng isang ambassador sa isang godforsaken outback, ang pang-aapi ay nangyayari. Isa lamang ang hiling ng bawat biktima. Hustisya. It's an ideal, hindi madaling magkatotoo, pero ang unang hakbang ay magsalita, huwag manahimik. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat og mabuhay!